mo. Kasi every time na umuwi ka, ang pinakatanong, gumiginhawa ba yung buhay? Diba? Most of the parents, pag tinanong mo, anong pangarap mo sa anak mo, anong sinasagot? Makapagtapos ng pag-aaral. For God's sake, people, hindi yung pangarap, responsibilidad mo yun. Kaya alam mo bakit siya nagiging pangarap? Dahil sa hirap ng buhay mo, yung responsibilidad, ginawa mo na lang pangarap. Kasi ang totoong pangarap, magandang buhay. Travel, savings, magandang bahay para sa pamilya mo. Correct? Yes. Since alam mo yung realidad, pamasahin mo nga, binoproblema mo pa, magkasasakyan pa kaya? Tama eh! Yun yung totoo. So, I want you guys to wake up. That is the saddest reality in this economy, in every country. Bakit may mayaman, bakit may mahirap? Hindi dahil sa bansa, hindi dahil sa gobyerno ang totoo. Kahit yung pinakamahirap na bansa, merong milyonaryo. Diba? Huwag yung sasabing mahirap yung Pilipinas. Pwede kung mahirap ang Pilipinas, bakit may investor dito? Bakit may Lamborghini dito? Bakit may Ferrari dito? Ang totoo, hindi mahirap yung Pilipinas, mahirap lang yung utak mo. Diba? Yun yung pinaniwalaan mo. Hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapagtapos, hindi ka galing sa masaganang family, pangit ang gobyerno, kaya tinanggap mo na lang. Kung minsan naman, dahilan mo lang. Diba? Dahilan yan ang mga tamad eh. Yun yung totoo. Ayaw natin ng dilata, pero lagi tayong nakahilata. Bars! Diba? Ayaw natin kumanganga, pero bunganga tayo ng bunganga. Sarili mo lang ang iyong ginaya, kasi sa katamaran mo siya niyaya. Yun yung totoo. Title, Batugan. Kaya mo pa? Makakalakad ka pa pa uwi? Kung baril tong pananalita ko, lumpo ka na. Okay ba? Yung mga first-timer, okay ba? Sulit ba yung punta mo? Yes! Alam mo kung bakit? Dahil kung bata kang empleyado right now, hindi pa mababago sana yung mindset mo at mag-i-empleyado ka pa for the next 10 years, 5 years, tama? Ng buhay natin. Kung ikaw naman ay medyo matagal ng empleyado, kung hindi mo ito madinig, baka magtrabaho ka pa for the next 10 years ulit in 20 years. At least man lang. Sa ilang minutong nakaharap mo ko, may taong nagpa-realize na, putya, pwede palang magyaman. Pwede palang mabago yung buhay. Yun pala yung realidad. Nilalait nila yung industriya na ginagawa namin. Pero hindi nyo ba alam sa industriya to, ito may pinakamaraming umasenso. Diba? That is the saddest reality. Kung ano yung tama, yun yung hinihintian. Yun yung inaayawan. Kung ano yung mali, yun yung laging sinasamahan. Because of fear. Fear of what? Fear of being neglected. Fear of being discriminated. Kasi lahat tayo meron tinatawag na herd mentality. Anak, mag-aral ka, pag-graduate mo, magtrabaho ka. Lahat doon papunta. Kaya nung lumihis ka, ang sabi sa'yo, mali. Tama? Bupo ka, tanga ka, mali ang pinuntahan mo, sayang yung linya mo, sayang yung pinagtrabahuan mo, sayang yung inaral mo. Ang hindi nila alam, yung pinuntahan mo, yun yung mas madaling way para umasenso ka. Diba? From this group, may dating fruit vendor, ngayon milyonaryo na. Milyonaryo pa. Ngayon mo sa akin sabihin na hindi ito yung tamang opportunity. The truth is, hindi ka lang nasanay na ganito yung ginagawa kaya akala mo ito yung mali. Diba? And every time na nangangarap ka, ang tingin na sa'yo mali.
Every time na nagbabago yung pananaw mo, every time na magbabago yung paningin mo at gusto mo nang masenso sa buhay, ang tingin sa'yo mali ka. They will judge you. They will pull you down. That's the sad reality. Kaya nga success is only for the brave. Ngayon, hindi mo kailangan lagi ipaliwanag yung sarili mo. Yun yung totoo. Dahil kahit kailan hindi maiintindihan ng mga taong walang pangarap bakit malaki ang pangarap mo. Kaya every time na kinukwento mo sa kanila na gusto mo magbago buhay mo, ang tingin sa'yo, ang yabang mo na. Tangin na, gusto mo lang bumili ng sasakyan, mayabang na. O diyan, pag bumili ako, sinagasaan kita, yun yung mayabang. Gusto ko lang magkabahay, magka-travel, magka-savings, magka-sasakyan, magka-mansion, magka-sports car. O diyan, mayabang na. At yun po yung isa sa dahilan kung bakit bibihira ang umaasenso. Kasi natatakot silang i-discriminate sila ng ibang tao. Alam niyo po, huwag kayong matakot. Malungkot kapag nagpapayaman. Malungkot kapag nangangarap. The road to success is always unconstructed. It's lonely. Sabi nga nila, malungkot sa taas. It's lonely at the top. But never forget, it's lonely at the bottom too. Kung malungkot sa taas, pero may pera ka, pucha, mas mahirap yung malungkot ka na wala ka pang pera. Pagkising, walang pagkain, walang pamasahe, ang daming bill sa rep. Diba? Bumili ka na rep, color white, maya-maya ilang buwan, kole orange na kasi panay bill ng merago. Ano ba yung sarili mo na nakaka-enjoy yan? Tari na, magkukumute ka, gigising ka kahit hindi ka pa, ano, gising na gising. Gusto mo nang matulog kahit hindi ka pa inaantok kasi wala kang choice dahil bukas may trabaho ka. Na-enjoy mo yun? Na-enjoy mo makipagpalitan ng mukha sa bus? Diba? Pagpasok mo, fresh ka! Pagbaba mo, mandirigma ka na! Teka, isang oras lang bumiyari, bag ganito, parang tagapundok na ako. Na-enjoy mo? Pupunlo ko yung sarili mo! Diba? Makikipagpatayan ka para makasabit sa jeep, makikipagpatayan ka para makasakay pa uwi, na-enjoy mo? Walang nag-i-enjoy sa ganun, huwag mong lukuhin yung sarili mo. That's the sad reality. Ini-enjoy na lang natin kasi akala natin walang ibang options until nakita mong opportunity na to. At kailangan mong baguhin yung mindset mo, kailangan hindi ka makontentong mahirap at average lang. Dahil kapag nakontento ka na sa pagiging mahirap, mahihirapan ka ng yumaman. Yes! Diba? Kasi satisfied ka na eh. Kasi okay ka na eh. Mangarap ka. Diba? There's no such thing as accident. Mga first-timers na nandito, alam mo ba kaya ka nakaupo dyan? Hindi dahil binitbit ka. Hindi dahil in-invite ka. Hindi ka nakaupo dyan dahil pinilit ka umupo dyan. Nakaupo ka dyan para makita mo to. Yes! Pwede naman yung there's no such thing as accident. Everything happened by appointment. Kung sino man yung nag-invite sa'yo, naka-design yan para makilala mo. Yes. Ngayon, ito na po ba yung kasiguraduhan na asenso na tayo sa buhay? Siyempre, hindi pa. Ito lang yung opportunity na pwedeng magpa-asenso sa'yo. Pero at the end of this day, ikaw pa din yung magde-design kung gusto mong sumama sa amin. Kasi kami, na mga natulungan nito at umasenso, hindi kami pinilit. Kami po yung nag-decide. Kami po yung tumabaho. Nahirapan kami, yes! Kung siyang tanong niyo, huwag niyong tanong kung mahirap o madali. Ang tanong niyo kung may pag-asenso. Kasi laging ang tanong, okay ba dyan? Madali ba dyan? Dami na may madali ba? Tanong-tabaho mo bang madali? Kahit nga galit na galit ka na sa boss mo, pasok ka ng pasok, madali ba yun? Diba? Pag-ising mo sa umaga, ang ganda ng buhay mo. Tapos pagkakita mo sa boss mo, nasira na pero nandun ka pa din. Madali ba yun? Hindi yun madali.
Kaya huwag nyo nang tanungin kung madali. Ang tanong nyo kung pwedeng yumaman. Yes. Ang tanong nyo, paano aasenso? Kaya sa taong nag-invite sa'yo, tanungin mo mamaya, paano ko sisimulan yan? Paano ko yayaman? Paano ko aasenso? Paano nung sinasabi ng taong nagmumura na yun, paano gagawin yan? Decide for yourself because no one else will decide for you. Always remember that time is not on our side. Wala sa side natin yung time. Diba? Bawat oras, segundo, minuto, linggo, araw, months, years na sasayangin mo, hindi mo yun mababalik. Alam nyo ba na ngayong araw mismo ang pinakakalahati ng taon? 186 days na yung lumipas sa buhay mo. Alam mo ba yun? Di ba ngayon mo lang nalaman? Ito yung tanong, ano yung ginawa mo sa kalahating taon ng buhay mo? Di ba? Kaya yung mga member sa apan. Ha? Sabi ng mga nagkakabo. Ha? Kalahating taon na? Kaya na mas madalas ako nakahiga sa api. Nalulusaw yung hape, oh. Sa lahat ng mga full-timers na nandito, people, you don't waste your time. You don't wake up in the morning, you don't go to sleep in the evening, nang wala sa utak mo yung pangarap mo. You're not here by accident. You were here because you were given the chance na baguhin yung takbo ng buhay mo. May sinacrifice. Education, family, loved ones, trabaho. Tama, iniwan mo, di ba? Yes! Sa mga mga dito, yes. Huwag kang maging unfair. Make sure na pag-uwi mo, ibang tao ka na. Yes. Hindi pwede puta, pag-uwi mo sa Pasko, tayo ka pa din. Papakayapan mo sa magulang mo na, wait lang. Sa pag-uwi mo, wala ka man lang bitbito. Kasi ang tamad mong tao. Huwag kang papayag ng ganun. I can still remember Kobe Bryant when he was interviewed. Sorry ah, Kobe Bryant was my idol. Kobe Bryant was interviewed. Diba? By what? Yung pinakamagaling isa sa, si Beth David. Diba? What will happen to our relationship if you are in the process of becoming the best or one of the best? Straightforward answer. Anong sagot ni Kobe? It will end. It will sacrifice. Diba? Kapag ang tao sa paligid mo, hindi ka sinusuportahan, maling tao yan. So you need to let go of them. Just make sure na kapag ni-let go mo sila sa simula, may kapalit ka na mag-gain. Pag iniwan mo yung family mo, make sure pag uwi mo, champion ka. Ano sabi ni Vanessa Bryan? Just make sure. Kapag balik mo sa amin, when you get back, you are a champion. After 20 years of his career, he entered once again. As a normal Kobe Bryant, yung bahay niya sa LA, anong sinabi niya sa asawa niya? Vanessa, here I am again, the same Kobe Bryant you met before, but right now, a 5-time world champion and one of the richest men in the world. Puta, dapat ganun. Ma, ito yung brand yung sasakyan ko. Ma, ito yung kalahating million cheque ko, saan natin papalitan, mag-shopping tayo. Ganun! Stay dito, pag-uwi mo doon, takain ka pa din. Walang sense eh. You just wasted your time, your money, your energy na hindi mo kayang ibalik. So you don't waste your time. Pag-ising mo, pangarap mo, isipin mo. Bago mo matutulog, pangarap mo, isipin mo. You want to become successful, then you must be the hardest worker inside the room. Tamad ka na din. Oras ng gising. Nag-alarm ka. Pagtingin mo, tulog pa yung kasama mo, natulog ka na din. Panginoon. Tawa kayo ng tawa, no? Sa pool kayo, no? Uy, gising na. Pagka ganun yung tulog pa lahat. Umilig pa, may pahilig pa yun. Hayop din talaga. Di ba? Tapos,
Tapos nagtataka every end of the month siyo. Tama eh. People, let's not try to fool ourselves. Tatay, every day ng buhay mo, humahataw ka, tapos at the end of the month, bokya ka. Ano yun? Diba? Wala kang ibang ginagawa. Sinasabi mo kapag mini-message ka ni upline, kinoconfront ka ni upline, kinoconfront ka ng admin mo, sab. Anong ginagawa mo? Sabi mo, humahataw ka. Pero bakit every end of the month, wala ka? Huwag mong lukuhin yung sarili mo. Alam mo sa sarili mo na wala ka pang ginagawa. Alam mo sa sarili mo na kulang yung ginagawa mo. Hindi up, ginawa ko naman lahat eh, pero wala pa din, puta. Kung alam mo ginawa mo na lahat, you better think again, kasi kung ginawa mo na, dapat may nangyari na. Okay. So, the fact na until na walang nangyayari, kasi wala ka pang ginagawa. You don't want an average life, right? Ayaw natin ang average na buhay. Then stop being an average person. Alam mo bakit nananatiling average? Kasi angal ng angal kahit walang action. Pahinga ng pahinga kahit hindi pagod. Celebrate ng celebrate kahit walang achievement. That's how you stay average. 2009 finals. Lakers and Orlando Magic. 3-0 finals. Ini-interview si Kobe Bryant. Galit. Ano sabi nung nag-interview? Why are you not happy? Ano sagot ni Kobe? Is the job done? What is the goal? Ang sagot na nag-interview, to become a champion. Ang sagot ni Kobe, are we champion now? Ang sagot na nag-interview, not yet. Oh, then why should be happy? The goal is not done. The goal is to become champion. That's how you become a champion. Having a champion's mindset. A winner's mentality. You don't celebrate all the time. Lalo na kung wala kang achievement. You hustle hard. Diba? And results will come out later on. Trust me. Balanse ang mundo. Kaya wala kang resulta kasi wala ka pang action. Kaya wala kang resulta kasi kulang pa yung action mo. Yun ang totoo. Huwag nating lukuhin yung sarili natin keso ganito, keso ganyan, keso gano. Sa dami ng natin na ng training, minsan ginagamit mo na para makataras ka lang eh. Diba? Dati left and right lang yung alam mo, ngayon may pa-vibration-vibration ka pa eh. Ab, hindi makahataw, low vibration, chinelasin kita dyan. Umumating na ang training, universal, ngayon may pa-vibration-vibration pa, oh. Tumatapik pa sa dibdib yan. Dati left and right lang yung alam mo, baliw ka na eh. Yun yung totoo. So huwag mo lukuhin yung sarili mo. We are all destined for success. That's actually the reason why bakit nandito tayo sa loob ng room na to. Diba? Kalimutan mo muna lahat ng distractions. Because that is the reality. We cannot have the things in life all at the same time. Hindi natin pwedeng mahawakan lahat habang kinukuha natin yung pangarap natin. Because in able for us to go up, sabi nga nung isang magaling na mentor, you must learn how to give up something for the meantime. Yun yung totoo. At kapag merong-merong ka na talaga, nasa iyo na lahat, pag binalikan mo yung mga tao at wala na sila, it only mean one thing, hindi sila para sa'yo. Because if the people around us really love us, they will support us. Diba? Yan po siya, pag lagi kang inaaway ng boyfriend mo, hiwalayan mo! Diba? Dapat lagi ang tanong ng boyfriend, babe, kamusta ka na? Musta yung work mo? Musta yung goal mo? Ganun ang tanong. Hindi lagi na lang ang tanong, babe, kamusta? Kumain ka na? Kainin kita. Landi now, buntis later. Buntis now, dukha later. Inspirasyon mo yung partner mo. Tanga ka, wala kang magulang. Sila yung gawin mo inspirasyon. Hindi ko kaya. Pag nawala siya, oxygen mo, oxygen mo. Tanga na, hindi daw kaya pag nawala, hanip. May pag-anun pa ang puto. Tapos pag walang pangbayad ng bill, pasensya ka na. Guys, my God!
You are a millennial sir and Gen Z, right? Yes. Don't waste your time. Hindi porket bata ka, kailangan magsasayang ka ng oras. Huwag nyo gawing mindset yung salitang okay lang yan, bata pa naman ako eh. Kung nagagawa mo yung ganung mindset, bakit hindi mo gawin yung mindset na ayos lang kahit bata ako, yayaman ako? Hindi ba pwede yun? Hindi ba okay yung ganung mindset? Kailangan pa, kailangan muna tumanda ka bago kayo umaman. So hindi po pwede na habang bata ka, mayaman ka na. Kaya ka nagsasayang ng oras. So you don't waste your time. You focus on your goals. Okay? You don't have to explain everything to anybody or to everyone. Hindi mo kailangan sabihin sa mga kaibigan mong nagalit na sa'yo, sa mga best friends mo. Di ba? Usually, mga millennial, mga Gen Z, dami niya mga bestie eh. Best, kamusta ka na? Tapos sinisin ka na lang. You don't have to explain it to them. No! Leave them! Di ba? Dahil hindi importante yung mga lumang kasama mo na iniwan ka. Alam mo kung sino importante? Yung mga bagong kasama mo na sasamahan ka, pangat. Mas masarap yung may kaibigan ka na kasama mo papagangat. You don't have to explain everything to everyone. Lalo na pag may pangarap ka. Kasi lagi kong sinasabi, the bees never explain to the flies why honey tastes better than shit. O tatagalugin ko. Para may pumalakpak. Explain your dreams to average people because it will just show up as if you are bragging them. You never explain your dreams to people who's not hungry as you. Diba? Ang goal mo, yumaman, ang goal nila, makakain lang. Paano kayo magkakaintindihan? In safari, there are two what? Animals. Both of them, they wake up early in the morning. The antelope, the deer, wakes up in the morning to run for his life. The lion wakes up in the morning to hunt for his food. Diba? Ang tanong, bakit ka bumabangon? Bakit ka gumigising? Para ipagtanggol yung buhay mo sa kahirapan? O bumabangon ka lang para may makain ka everyday? That's the question that you have to ask yourself right now. Bakit ka nag-uubos ng oras? Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka nagpapakahirap? Uulitin ko, if you're not working for your dreams right now, then most likely you're just working for someone else's dream. And you're just wasting your time, lalo na kung may edad ka na. But it's never too late. It's never too late the fact that you are here right now inside this room kasi binibigyan ka pa ulit ng pagkakataon. You need to grab this. You need to grab this. Regardless kung alam mo to or linya mo to, but you need to grab this. Isa lang yung alam ko. Kasi hindi ka namin bibitbitin or hindi ka mabibitbit dito by accident. Nakita mo yung opportunity. Nalaman mo kung saan ka papunta. Diba? That's also one of the saddest reality. Sa pag-iempleyado, nakikita mo na yung mga supervisor mo, yung mga manager mo, hindi umaasenso. Pero sige ka pa din. Tapos pinakitaan ka ng isang opportunity. Yung dating ganito, ganito na sila ngayon. Yung dating ganito, ganito na sila ngayon. Doon ka pa hindi naniniwala. Doon ka pa hindi sumasama. E paano kapag nasayang yung 2 years ng buhay ko? E paano kung nasayang yung 3 years ng buhay ko? Puta, yung iba nga 40 years ng buhay na sayang, walang nasabi eh. Ngayon, kailangan ba 3 taon bago kayo umaman dito? 5 taon bago kayo umaman dito? Well, people, it's up to you. Depende yan sa hataw mo, depende yan sa action mo. Ba't ka papayag na patagalin kung pwede naman pabilisin? Hangarap ng maliit kung pwede naman lakihan. Kasi at the end of the day, kaya tayo gumagalaw, depende sa dahilan natin. Walang kumakain dahil hindi siya nagugutom. Walang umiinom dahil hindi siya nauuhaw. Tama ba? The fact na may ginagawa ka kasi alam mo yung dahilan, ba't mo siya ginagawa? So ask yourself, bakit mo kailangan magsipag everyday? Bakit mo kailangan bumangon everyday? Bakit kailangan ang tamad-tamad na ng mga kasama mo, ikaw pa din yung pinakamasipag? Kasi at the end of the day, you are fighting for your dreams. So
people around you na mahina ang pangarap or maliit ang pangarap. Ang problema, ang point dito, ikaw, ipaglaban mo yung pangarap mo. Totoo na hindi lahat aasenso. Totoo na hindi lahat yayaman. Pero it's up to us people kung saan tayo doon. Ikaw ba yung yayaman o ikaw yung hindi yayaman? Ikaw yung magbabago yung buhay o ikaw yung hindi magbabago buhay? Hindi yan sa pinanggalingan, hindi yan sa nalalaman, hindi yan sa pinag-aralan, nasa laki ng pangarap yan. Kasi kahit kami na nagsasalita dito sa harapan mo at ikaw bago ka pa lang dyan, it doesn't mean na mas magaling ako sa'yo, nagkataon lang na matagal na namin ginagawa to. Just be passionate with what you are doing right now, lakihan mo yung pangarap mo. Hindi porket magaling ka mag-present, eh yayaman ka na. Hindi porket nakabisado mo yung product marketing, yayaman ka na. Always remember this. Even if you memorize the lyrics of the song, it doesn't make you a good singer. Yes. Tama? Yes. Ang dami mo pang factors na dapat meron ka. Laki ng pangarap, consistency, determination, belief sa sarili, belief sa ginagawa. Diba? So dapat yun yung meron ka. Kaya sa lahat ng mga full-timers na nandito, you don't waste your time. You don't engage yourself with what? Mediocracy, nonsense, stupidness. Huwag kang magsasayang ng oras. Because time is not on our side. Time is gold. Time is irreplaceable. And that's the most valuable thing in this world. Yun ang pinakamahal na bagay. Kaya every time na gumigising ka, make sure may pinaglalaban ka. Bago ka matulog, make sure na gamit mo ang isang buong araw mo kasi may kinukuha ka. Huwag kang papayag na wala ka man lang pinaglalaban sa loob ng isang araw. Because at the end of the day, kapag sinahin mo ang araw, hindi mo na siya mababalik. Kaya kayong mga Gen Z right now, kayong mga millennials right now, isa lang po yung alam ko. Lahat tayo dito pantay-pantay lang. Lahat tayo dito may pagkakataon. Lahat tayo pwede dito umasenso. Kaya kunin mo kung ano yung para sa'yo. Sometimes, the things that are meant for us will not be given to us easily. Sometimes the things that are meant for us, we need to fight for it. We need to work for it. Hanggang sa maging deserve na natin yon. Because in this life, we don't get what we want, we only get what we deserve. So kapag nakuha mo na, then most likely, deserve mo na. Pag hindi mo pa nakukuha, then most likely, hindi mo pa yan deserve. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang iyakin. Huwag kang matadrama. You must be a man of action and not a man of emotion if you really want to have success in life. Yun yung totoo. There's no room for emotions. Hindi tayo artista, negosyante tayo, kaya tigilan natin magdrama. Kaya every time na nare-reject tayo, okay lang yan. Ayos lang yan. There's a lot of fishes in the sea. Maraming mga tao ang maniniwala sa atin. Maraming mga tao ang sasama sa atin, and you have to find those people. Ngayon, bakit hindi ko pa po natatagpuan, coach? Eh baka hindi ka pa tamang tao. Bago natin hanapin yung tamang tao, ang question muna, tamang tao ba tayo? Kapag ba sumama sa atin yan, tutulungan natin yan. Kapag ba sumama sa atin yan, ibibigay natin yung sarili natin. Kapag ba sumama sa atin yan, may mapapala ba yan? So try to ask yourself right up, are you ready for the responsibility? That's the biggest question sa lahat ng gusto makapag-build ng empire. Baka kaya wala kang consistent na income or consistent na production, baka hindi mo deserve magka-production. So be a leader. Gawin mo lahat para maging leader ka. Kaya mo yan. Walang makakapagsabi niyan kundi ikaw lang. And the moment you decided na magiging achiever ka, trust me, you will become an achiever later on. Tayo lang ang makakapag-design niyan. May slide pala ako, hindi ko na nagamit, sorry. Hindi ko talaga po kasi mag-share nung success. Hindi ko talaga share yung mga technicalities. Parang hindi ako nabuhay para dun eh. Parang nagbuhay lang ako para magmura, mga ganun. Parang kasi effective ako pag nagmumura ako, effective ba? Parang yun, I'm a nursing graduate. Dati po ako parang hindi ang pangit, no? Pero puta, ina, mga ganun. Effective eh. Diba? Yun po yun, pero don't get me wrong people. Yung profanity ko naman, yung mga profane languages ko naman are just used to motivate. Tama? Nakaka-motivate ba? Yes. At least magbigyan mo ng emphasis yung mga binibitawang mong salita. Because the reality is, success is only for the brave.
bawal yung iyakin sa success. That is the truth eh. Di ba? Hindi pwedeng iyakin tayo. Hindi pwedeng pag walang sumama, iiyak tayo. Pag umalis, iiyak tayo, no? You don't deserve success pagka ganun ka. Kaya pag ikaw, alam mo na na kapag umaalis yung tao, wala ka nang pakialam, pagka hindi naniniwala sa'yo, hanap ka lang ng bago. Pucha, you are on the right path. Tama. Tama yan, ginagawa mo. Di ba? Some will join, basic eh. Some will join, some will not join. So what? Just go to the next person. Ganun lang yan. Merong sasama, merong hindi sasama. Pero kalokohan pag walang naniwala. Tama? Merong maniniwala, merong hindi maniniwala. Kalokohan pag walang naniwala. Puta, yung addict nga, nagyaya, may sumama eh. Diba? Yung kapitbahay nga na isa, niyaya mag-knockout, tara, knockout tayo, sumama eh. Tapos ikaw dito, naniniwala ka, walang sasama sa'yo, babaguhin mo buhay, hindi sasama. Kalokohan yung... Doon nga sa masasamang bagay, may sumama eh. Di dito pa kaya, sa babaguhin natin yung takbo ng buhay. Diba? Kaya lagi nating ibigay yung sarili natin 100%. Lagi nating galingan. Lagi nating ipaglaban yung pangarap natin. Kasi every time na ginagawa natin yun, may mga tao sa paligid natin na nakatingin sa atin at pwede ding mabuhay yung pangarap nila. Okay? Learn to influence people in such a way na nakaka-motivate tayo para magbago yung buhay nila. Because the greatest profession para sa akin, para sa akin lang naman, hindi yung doktor, architect, engineer, lawyer. Ang pinakamagandang profession yung kaya nating baguhin yung buhay ng mga tao. Diba? Can you imagine ikaw? Can you imagine applying Sandro, applying Ilin, applying Nins, applying Doc, applying Harold? Ang goal nila is to build Millionaires Club under their team. Ang pangarap mo, payamanin yung mga tao mo. Every time other corporate CEOs made a speech, my goal is to put food on the table of my family's, my employees' family. Yun lang, paulit-ulit. Eh ikaw, ano goal mo? Pag may sumama sa'yo, pag may empire ka, lahat gawing milyonaryo. Lahat gawing car achiever, lahat payamanin. And para sa akin, ito yung pinakamalupit na profession kasi daig mo pa dito yung pagiging CEO. CEO ka, ang trabaho mo doon sa mga empleyado mo, payamanin din sila. Di ba? Hindi naman. Maging long term lang yung business para may makain yung mga empleyado. Eh ikaw, anong pinaglalaban dito ng FCI? Ang pinaglalaban dito, lahat kayo yumaman. Yeah. Ngayon, bakit ako sasama doon sa mga tao na ang goal lang pakainin ako? Bakit hindi ako doon sasama sa mga tao na pinaniniwala sa akin na pwedeng magbago yung buhay ko? That's the question there. Kaya if you're already part of this community, of this team, you are very fortunate. Kasi hindi lahat ng tao mabibigyan ng pagkakataon maging part ng community na to. Hindi lahat ng tao makikita tong opportunity na to. And the fact that you are already here, napakaswerte mo. Pag wala ka pang success, then most likely ikaw na lang yung inaantay. So ipaglaban mo. Ibigay mo. Kasi lahat nang meron ang mga tao ngayon na pinapangarap natin, the fact na sila, nakuha nila, ibig sabihin, kaya din natin. Di ba yung pangarap mong sasakyan, may nagdadrive na dyan sa labas? Di ba yung sports car mo, dinadrive na ni Absando? Di ba yung dream house mo, binibili na ng mga top earner? Di ba yung dream travel mo, napupuntahan na ng mga top earner? Ibig sabihin, existing na. Ngayon, paano mo din makukuha yun? Simple lang, kapag ka nabigay mo na din yung best mo, na deserve mo na yung makuha, yung mga pangarap na yun. Yun lang yun. So, bigay mo yung 100% mo. Ulitin ko sa lahat ng mga empleyado, matagal mo nang pinaglalaban yung pangarap ng boss mo. Matagal mo nang pinaglalaban yung pangarap ng mayari ng kumpanya nyo. Why not this time, pangarapin naman natin ipaglaban yung sarili nating pangarap. Why not this time tayo naman, sabi nga nung ibang mga malulungkot na kanta. Di ba? And baguhin natin yung habits. Nabanggit ko tuloy malulungkot na kanta. Baguhin natin yung habits. Naniniwala kayo that success is a habit? Yes. Yes naman. So dapat everyday ng buhay mo, alam mo yung ginagawa mo dapat. Paano mo i-motivate yung sarili mo? Paano mo i-energize yung sarili mo?
Yung tao kasama mo, yung pinapakinggan mo, yung pinanonood mo, napaka-importante niyan. Yung kinakain mo, napaka-importante niyan. Because success is a habit. Taka na, hindi pwedeng nangangarap ka tapos laging lang tanggulay ka. Di ba? Gusto mong mangarap tapos pagsalpak ng headset mo, panay mo ay rayo kumakanta. Pinagtagpo. Pero di, tingnan mo, nahiwalay tuloy. Kung tayo na kasi ang daming pwedeng gawing kanta, panay heartbreak song ang din yung compose. Di ba? Pakinggan mo yung mga... Di ba yung tipong pagsalpak mo palang kahit inaantok ka? Taka na, hindi naman ako naniniwala na puta, inaantok ka, tapos pagsalpok mo ng energetic na kanta, puta, tulog ka pa din. Ang tindi mo na nun. Puta na nun, world record ka na nun. Nakita mo kasama ang tulog mo, tapos naka-headset, magulat yung kasama. Ano ba pinapakinggan ito bakit ang tulog? Puta, hulupi! Dahil na energetic, motivational pinakikinggan, tapos tulog. Naintindi mo na nun, world record ka na nun, boy. Ah, deserve mo naman quit talaga. Guess mo ako? Learn to, paano ba to? Learn to feel the good vibes, the right vibes. Di ba? Kasi pag gumataw tayo, kailangan inspired tayo eh. Yes. Dapat lagi tayo sa pangarap nakatingin, hindi sa scarcity. Hindi pwedeng ayoko nang maging mahirap. Di ba ayaw mo na pala eh, ba't binabanggit mo pa? Hindi ba pwedeng gusto ko nang yumaman? Guess mo ako? Magkaiba yun! Magkaiba yun, huwag nyo nang hugutin yung nasa likod, nasa unahan ka na nga eh. Di ba? Ayoko nang mag-commute. Puta, ayaw mo na pala, hindi huwag mo nabanggitin, gusto ko nang magkasasakyan. Ganun dapat! Motivation dito sa likod sa mga negative. Kunin mo na lang sa harapan. Di ba alam mo yung law of attraction? Yes. Kapag naglo-law of attraction ka, hindi pwedeng ang tumatakbo sa utak mo negative. Di ba? Kaya nga pag sinasabi natin na huwag sana umulan, mas umuulan. Dapat ang sinasabi natin, maganda yung panahon. Gets mo ako? Yes. Dapat ganun din tayo pag nangangarap, dapat inspired tayo, dapat masaya tayo, dapat motivated tayo. Hindi pwedeng lagi natin binabanggit yung mga wala na, yung mahihirap, yung malulungkot. Di ba? Kaya dati kapag nakakadinig ako nagsishare sa stage, sinasabi nakakaiyak dati yung pinagdaanan namin. Nakatulog ako sa kali. And then I realize, nakatulog daw siya sa kali kaya nakakaiyak. Gusto ko sana tanongin, eh kapag dilat ka ba, nasa ka ba, nasa kali din? Bakit ano nakakaiyak doon? Yung isa lang naman nakapikit ka, yung isa naglalakad ka. Minsan kasi nasanay na lang tayo palagi magdrama eh. Alam mo yun, pag may problema, umiyak. Pag may problema, magdrama. Kapag inayawan ng tao, pinifeel natin, ayaw sa atin. Hindi ba pwedeng ayaw lang nung inoper mo? Hindi ba pwedeng mali lang yung presentation mo? Hindi ba pwedeng kulang lang yung pagkakalatag mo? Kailangan ba tayo kagad? So don't get too emotional, people. We don't get too attached sa mga sinasabi sa atin ng tao. Okay? O tayo masyadong magiging attached. Kapag ayaw nila din, okay. Hindi nila ayaw sa'yo, ayaw lang dun, baka dun sa in-offer mo. So, sanayin natin yung sarili natin palagi na positive tayo. Tapos, maging solution finder tayo all the time. Be proactive. Everybody say, proactive. Proactive. Huwag reactive. Be proactive. Positive thinker, solution finder, doesn't allow the situation to control them. That's how you become a proactive person. Okay? Explanation, walang malalalim na explanation. Kalokohan yun. Di ba? Sabi nga nung, sino ba nag-post nun? Sabi, today wala mo ng motivation, puta. Pag susuko ka na, sumuko ka na. Taka na, may pangarap din ako. Bakit kailangan? Madamay pa ako sa'yo. Di ba? That's the reality eh. Yun ang point palagi natin eh. Di ba, kanya-kanya tayo ng struggle sa buhay eh. Huwag kang masyadong mag-emote kasi may pinagdadaanan ka. Puta, may pinagdadaanan din yung iba. Always remember this, that your life that you are complaining right now, the life that you have right now, yan yung pangarap ng iba sa labas. Di ba? Lagi tayo kasing nagko-complain eh, kaya laging hindi maganda yung pakiramdam natin, hindi masarap yung pagkain, kulang yung tulog, puyat, nire-reject. Puta, ikaw lang, yan lang ang problema mo, tas nakakondo ka pa. Tangi na yung tao sa labas oh. Walang makain, walang damit. Di ba? Wala kang bagong sapatos. Puta, yung iba walang paa. Tama, mali? Tama. Tangin
maganda dun pa lang, oh. Gratitude. Everybody say gratitude. Gratitude. I am thankful. I am thankful. I am happy. I am happy. Always remember, always and forever. Dapat, all the time. Hindi po pwedeng hindi tayo nagpapasalamat sa kung anong meron tayo because the one of the reasons kung bakit hindi tayo makakuha ng mas malaki kasi hindi natin na-appreciate kung ano yung meron tayo right now. And that is very important. For me, one of the best lessons, one of the best teachings na dapat naiintindihan ng tao, gratitude, being thankful, being happy. Diba? Kasi paano ka nga naman bibigyan ng mas malaki kung yung nandito sa'yo right now, eh, hindi pa? Okay? And last but not the least, you change your mindset. Mindset is everything. Mindset is everything. Always remember that mindset is everything. Yan yung magpapabagsak sa'yo and yan din yung magpapayaman sa'yo. Kapag ang mindset mo pang mahirap, then you will become poor for the rest of your life. Kung ang mindset mo pang mayaman, then you will become successful later on. That's the reality. Kaya gamitin natin yung mindset natin sa tama. Okay? Dapat tama yung pananaw natin. Tama yung pagtingin natin. Diba? Hindi masama yung pera. Importante yan. Diba yung mga average na tao, most of, diba sinasabi pa, nung pandemic, diba, hindi mo nagamit pera mo. Pucha, ano hindi nagamit? May pagkain nga eh. Diba? Tapos kapag kami na nagpo-post ng masasarap na pagkain, insensitive naman kayo. Tangina, biglang kasalanan pa namin. Diba? Nag-decide kang gusto mo maging mahirap ka, tapos pag nag-post yung may pangkain, sasabihin mo insensitive. Change the way you think. Money is good. Money is essential. Kailangan mo yun to survive. Magkaroon ng magandang buhay. Bigyan ng magandang buhay yung family mo. Makatulong sa maraming tao. You cannot help other people if you cannot help yourself. Yeah. This is the one of the saddest reality. The fact na lagi mong sinasabi na hindi importante yung pera, the sad truth is hindi mo wala kang pera. Diba? Subukan mong tanungin yung mga may pera. Tingnan nga natin kung hindi sila masaya. Na ikaw na mahirap, mas masaya ka pa sa kanila. Sige nga, patunayan mo nga yan sa amin. Na-enjoy mo? Mag-commute? Mapasa, mapuyat, mapagod, magutom? Na ang pinagtatrabahuhan mo para sa ibang tao? Hindi. So you have to think that money is essential. Money is not the root of evil. Money, the lack of money is the root of evil. Diba? Pag wala kang pera, lagi mo nga inaaway asawa mo eh. O di ba ikaw yung evil? Gets mo? Nagnanakaw, pag nahuli, sasabihin, kailangan lang. Di ba? The wrong usage of money is the root of evil. Di ba? Pero as long as kaya ka gustong kumita para mabigyan mo ng magandang buhay sa sarili mo, family mo, makatulong ka sa ibang tao, what's wrong with that? May mali ba doon? Parang wala naman ako nakikitang mali doon ah. Eh di kung hindi nagpayaman si Manny Villar, ilang libong tao ang walang trabaho. Eh di kung hindi nagpayaman si Henry C, di ilang libong Pilipino ang walang trabaho. Kung hindi nagpayaman si Gokong Wei, di walang mga Robinson. Gets po ako? Eh di paano naging masama ang magpayaman? There's nothing wrong with that. Yung mindset lang natin, kaya kailangan baguhin natin yung mentalidad natin. Money is good. Money is healthy. Money is abundance. You want abundant life? Yes. Kailangan baguhin natin yung mindset natin. Huwag natin paniwalaan yung sarili natin sa mga maling paniniwala. Okay? Huwag nyo sabihin yung mga sinasabi ng kapitbahay mo, sabi ni ganyan sa... No! Hindi! Ang importante ikaw! As long as wala kang tinatapakan tao, hindi ka greedy, nakakatulong ka sa maraming tao, napapasaya mo sarili mo, napapasaya mo yung family mo, then that's fine! Tama ba? Yes! Kaya kayo na nandito, at ang pinag-uusapan natin is pangarap, pagyaman, pag-asenso, you go for it! Paglaban mo! 100,000 per month, paglaban mo! 200,000 per month, paglaban mo! Kalahating million isang buwan, 1 million isang buwan, paglaban natin yan! Huwag tayo papapigil sa mga tao hindi nakakaintindi ng pangarap natin. Okay? Kasi ang totoo niyan, kaya nila tayo pinipigilan kasi gusto nila mahirap tayong lahat. Gusto nila pantay-pantay lang tayo. Huwag mo sa akin i-deny yan kasi yun yung most of the people. Diba? Kaya nila pinipigilan umangat kasi natatakot sila na baka mapag-iwanan sila. So you need to choose the people that will surround you.
Okay? Correct tayo? May natututunan? Yes! May nare-realize? Yes! Yun yung pinaka-importanting part. And I hope people na meron na impart ako sa inyo sa maikiling oras. Na sana hindi ko nasayang ang oras ninyo. Na sana sa mga first timers, pwede pa pakilipat ito? Puta, pwede pala gamitin ito. Sige nga, lipat mo nga. O, yan na ko. Teka. O, tingnan mo. O, diba? At least na-realize mo ngayon na kung ano ka ngayon, baka mas malala pa ako. Next. O. Diba? Achievements na. Next. O, sino magsasabi? Yung dating nakahubad, puta, nasa Maldives pa ako. Nasa Singapore, nasa Malaysia, nasa Hong Kong, nasa Taiwan. Yung saan-saan pa. I traveled 5 countries, 6 countries before I even reached the age of 30. May passport ka? Puta, hindi valid ID yan. Kailangan may tatak yan. Pag ang passport mo, pang valid ID lang, may problema yung passport mo. Ha? Yung passport yan, ginagamit, kaya ka nagpagawa yan to travel abroad. Yes! Enjoy ang buhay. Correct? Next. Pwede mong sabihin na, kapitbahay ko, meron din yan. Ako, meron din yan. Eh, okay. Wala mang problema sa akin yun eh. Basta isa lang yung alam ko. It was all earned, not given. Okay? Next. Yan, parta, ano yan? Lately lang po yan. Nakasama ko po ilan sa mga coaches po ninyo dito. Top 200 ng Empowered Consumerism. Next po. This is for me. Kaya ako pinapa-next. Para sa akin, ito yung pinakamasarap na part. Alam mo kung ano? Natulungan mo yung mga taong sumama sa'yo. Yes. Being successful is one thing. But helping other people... helping other people to become successful is a different story. Yes. Kaya huwag ka manghihinayang mag-imbita. Kasi yung mga taong iniimbita mo, babaguhin mo yung buhay niya. Yes. Okay? Ang tuwala ka palagi. Diba? Iba't ibang linya ng tao, estudyante, empleyado, dating ano-ano, different walks of life. Yan yung pinakamasarap sa part natin. Kaya lagi nating galingan, lagi tayong mangarap. Kasi ang sarap makakita, hindi lang tayo yung umaasenso, yung ibang tao din. Okay? And last advice, gusto mo nang umaasenso, dapat masaya ka sa asenso ng ibang tao. Hindi mo nararamdaman na masaya kang umaangat ang kapwa mo, hindi ka aangat sa buhay. Okay? Ibig sabihin lang nun, hindi mo ina-attract na umasenso at umaman. So dapat maging masaya ka. Pero, huwag kang mananatili. Huwag kang mananatili na masaya ka lang at tagapalakpak ka din. Huwag kang mananatili na fans club ka lang at nakaupo ka lang dyan. Dapat dadating yung time, tatayo ka dito at kami naman yung i-inspire mo. Thank you!